Good day, everyone. So for today, we will be doing an in-depth review of TDD Night Rider Collection. So ito yung bagong collection ng TDD Premium Lights. So isa-isahin natin lahat ng products, itetest natin yung ilaw sa labas, and then ipapakita din natin yung wall shot. So mag-start tayo sa Night Blaze. So si Night Blaze, we have two products. Night Blaze Duo. So siya yung dalawa. And then Night Blaze na single lang. So ito siya. So ano ba si Night Blaze? Night Blaze is white light. So yung low beam and high beam niya is white light. And then meron siyang cover. Ito. Yan. So pwedeng maging yellow siya. So yung high and low niya pwedeng maging yellow pag binaba mo yung cover, and then white lang pagka ganyan. Also, magse-serve to as protection sa lens lalo pag malakas ulan or long rides pag may mga batong debris na tumatama. And then meron din siyang protection. So this is 30 watts itong night blaze na single, and then ito yung double. So yan. This is 50 watts. So pwede mo rin tanggalin yung cover na. So, dinoble lang yung bulb nito. So, this one, yung Night Blaze na single, this is good for city driving. And then, sa provincial roads, malakas din naman siya. Pero kung ang pagagamitan is talaga mga long rides, and then yung mga sobrang dilim, mas recommended namin itong Night Blaze Duo. Kasi talagang malakas siya. 50 watts each. And then, ang cooling niya, nila, parehas sila, is may motor fan. Si single, isang fan, and then si duo, dalawa. Kasi medyo malakas na talaga yung power nito, kaya medyo nagiinit siya, kaya kailangan dalawa. So, yun. So, mamaya, papakita natin yung wall shot niya. Pakita muna natin yung next. Then, later on, i-compare natin yung mga size nila sa isa't isa. Next is si Nighthawk and si Night Falcon. So, ito sila. So, ito si Night Falcon. Ito naman si Night Hawk. So, ang pinagkaiba nila, si Night, ito, si Night Hawk, mas wider beam yung buga niya. And then, ang low niya is yellow, normal na yellow, and then ang high beam niya is white. Then pwedeng sabay yung low and high beam niya. Si Night Falcon, ang low niya is yellow-green. So ito yung tinatawag namin na may specialized yellow-green, TDD yellow-green. Ang low niya is yellow-green, and then ang high beam niya is white. And then hindi siya pwedeng pagsabayin. So low lang or high lang siya. Then yung styling nila parehas. So ito yung tinatawag namin na aerodynamic design. So nakakatulong siya sa heat dissipation, number one. And then yung aerodynamics ng motor, hindi nakakasira. So alam naman natin, pag aerodynamic ang isang sasakyan, mas matipid sa gasolina. So yan siya. And then ang cooling system nito is dual heat sink sa loob. So hindi siya ganun ka nagiinit. And then meron siyang, ang kabitan niya is yung bracket na ayan. Bolt-on type siya. So, may kinakabit pa. Ito. This one. So, ikakabit mo siyang ganyan. Same dun sa X-Series. I forgot to mention pala. Si Night Blaze, ang kabitan niya is pwede siyang clamp type. Ito. Ganyan. So, kung naka-crash guard kayo, pwedeng clamp type. Or pwede rin diretso bolt-on. Ito. Itotornilyo na dito and then nakapatong. So, ito pwedeng ganun. Ito namang dalawa, pag ganitong bracket, pwede rin siyang sa crash guard, pero mag-add kayo ng clamp. Ikakabit niyo siya sa clamp. May nabibili namang ganun, mga readily available din siya sa mga motor shops. Or pwedeng diretso bolt on na siya sa crash guard. Yan. And then, na-adjust din siya. So, yung angle. Okay, so later on, itetest din natin yung buga niya. So, tabi muna natin ito saglit. And then, ito yung pinaka top of the line namin sa Night
Rider Collection, si TDD Night Ranger. So, pag bumili kayo, since si TDD Night Ranger, meron siyang 7 light modes. So, may nilagay na kami ditong layout, wiring layout, para hindi kayo mahirapan mag-install. So, makikita nyo na kung paano papaganahin yung 7 light modes. And then, kung ano yung switch na dapat nyo gamitin. So, ang recommended na switch namin is yung 3 individual na on or off na switch. Or pwede rin naman yung 3-in-1 na halo switch. So, any of the two pwede. So, yan. Kasama nyo yan. Makukuha nyo siya. So, si Night Ranger. Yan siya. So this one is really the first in the Philippines. So combination siya ng spot type and flood type na ilaw. And yung power niya is ultimate power talaga. So this one is 80 watts each. So ganun siya kalakas. Mamaya makikita niya sa daan and sa wall shot kung gaano katingkad yung ilaw niya. So meron siyang white light and yellow light. So yung spot niya, ito tong dalawa, spot light, white only siya. White lang. Pero yung flood type na ilaw niya, kung makikita niyo yan. Yung dalawa dyan is white, yung dalawa is yellow. So, pagka maulan, pwedeng yellow light. Pagka naman normal na riding, ano lang tayo, weather. Yung white. Then, meron din siyang warm white. Pag pinag-combine siya, magiging warm white yung kulay niya. So, yan. Ang bracket niya sa ilalim is same dito sa Night Falcon and Night Hawk. So, yung bolt-on type. So, yan. Kakabit lang yan dyan. Yan, dito. And then, meron din siyang added protection, ito, yung steel. Then, yung mismong casing niya is made of steel din. And then, ang cooling system nito is dual heatsink din. So, dalawang heatsink ang nakapalibot sa kanya. So, pag bumili kayo nito, pag unang hawak niyo pa lang, mararamdaman niyo yung pagka-bulky niya. Since yung lead chips nito sa loob, malalaki din talaga. And then, yun nga, dual heatsink siya. Since malakas yung ilaw, ang katumbas nun, medyo malakas din siya mag-init. Kaya dual heatsink ang nilagay dito. So now, let's compare yung sizes ni Night Rider, ni X-Series, and then yung mga regular na auxiliary lights, yung mini driving, tsaka Night Ripper. So start tayo sa Night Rider. Let's compare them with each other. So yung pinakamalaki, si Night Blaze Duo and si Night Ranger. So yan sila in terms of size. Yan yung difference nila. So almost the same sila. Since silang dalawa yung talagang pinaka top of the line and the most powerful, medyo malalaki na talaga yung kaha nila and heavy duty. So if ko-compare natin si itong tatlo, yung nasa mid-end. So pinakamaliit si Night Blaze Single. And then si Night Hawk. And then, medyo mas malaki ng konti si Night Falcon. So, yan sila in terms of size. Pag kinumpare naman natin yung mga regular na mini driving lights. So, ayan siya. Ayan yung size difference nila. Then, ito yung Night Ripper. So, mapapansin nyo, kahit yung pinakamaliit ni Night Rider, which is itong Night Blaze na single, medyo malayo na yung size difference nila. Ayan. Halos kalahati lang yung length. Since kailangan talaga ng medyo malaking kaha because of the power and yung motor fan medyo in-upgrade na natin. And then eto namang dalawa, malayo na din pag compare. For example, si Night Falcon compared to Ripper, malayo din yung size difference nila. So yan. Yan yung size difference. So now, let's compare naman tong Night Rider X-Series. So, tignan din natin kung ano bang differences nila. Ano ba yung upgrades na nilagay ni TDD sa Night Rider compared sa X-Series. So let's start with yung dalawang basic lights. Yung X7 and yung Night Blaze Single. So in terms of size, ayan. Hindi naman sila nagkakalayo. Almost the same. But Night Blaze is a little bit bigger. Then, in terms of performance, si X7, ang low niya is yellow, ang high niya is white, then hindi siya pwede magsabay. Then,
si night blaze, ang ginawa natin, ang low and high niya is white. So yung low beam, white, high beam, white. And then pwedeng sabay. Sabay silang naka-on. And then pwede mo siyang gawing yellow kung yun ang gusto mo sa daan. So pag maulan, pwede mong ibaba yung cover para maging yellow yung difference. And then of course yung power. Upgraded LED chip na si. In-upgrade natin yung LED chip niya para mas powerful and mas efficient. So that's the main difference. And then next one, kung i-compare naman natin yung Night Blaze Duo, this one, to TDD X9. So yan, pare silang double bud. So tanggalin natin yung yellow cover para mas makita nyo. So yung labas nila, yung physical looks nila, parehas lang, parehas silang may protection. Pero kung mapapansin nyo, si Night Blaze, mas balot siya. Ayan, yung balot niya. Mas balot na balot siya. Kaya nga, like I said earlier, this one talagang better siya for long rides. Kasi, lalo pag medyo ang installation medyo mababa, yung mga tumatamang bato, hindi siya maapektuhan. Hindi siya magagasgas. Ang tatamaan niya itong metal cover lang. So, sa size, mas malaki si Night Blaze Duo. Medyo malayo yung difference nila. Kahit yung mga LED, medyo malayo. In terms of performance naman, same sa X7, mas upgraded na talaga yung Night Blaze Duo, yung LED chip, then yung cooling niya. Ang cooling ni X9 is heatsink, and then ang cooling ni Night Blaze Duo is dual motor fan. Since upgraded nga siya, and yung power nito is 50 watts. So, kailangan yan ng magandang cooling system. So, sa performance, si X9, same kay X7, ang low niya is yellow, ang high niya is white. Pero pwede itong pagsabayan si X9. So, yung sabay yung high beam and low beam. Then, si Night Blaze Duo, same kay Night Blaze na single, white yung low niya, white yung high. And then, pwede pagsabayan yung low and high. And then, meron kang yellow cover. And yun yung parang sa amin is the biggest advantage of this one. Pwede kang yellow, pwede kang white, whenever you want. So next, we will compare yung X-Pro Eagle, yung Nighthawk, and yung Night Falcon. So in terms of size, yan sila. So pinakamalaki yung Night Falcon, mas malaki siya ng konti sa parehas. Then medyo mas maliit yung Nighthawk sa X-Pro Eagle. So, pag side view, ayan yung sizes nila. And then, in terms of performance naman, medyo mas malakas pa rin si X-Pro since yung power nito is 45 watts. And then, si Nighthawk and Night Falcon is 30 watts only. And then, yung special features nila, si Night Falcon, yung angle of beam niya, hindi kasing lapad nitong dalawa. Si Nighthawk and si X-Pro, magkasing lapad yung beam nila. Which is yung wide beam nga. Pero si Falcon medyo mas makited. Pero kasi ang special feature nito is yung yellow-green light niya. And then, etong dalawa, si Hawk and si X-Pro Eagle, pwedeng sabay yung low and high beam nila. Then si Falcon, hindi pwede. So either low beam lang or high beam. Pero in terms of performance, magkakalapit sila. Yung power, almost the same. So later on, makikita nyo yung wall shot nila. Then, next, let's compare naman tong yung mga top of the line. So, let's compare tong X-Pro and X10 sa Night Blaze Duo and sa Night Ranger. So let's start sa size. In terms of size, talagang mas malaki na yung dalawa compared dito sa X10 and sa X-Pro. So pag pinagdikit mo sila, yung size. And then this one naman mas malapad. Ayan. Pag kinompare naman yung X10, mas mahaba siya yung X10. Pero yung ano niya, height niya, mas malaki si Ranger. And then yung size naman ng Night Blaze Duo, ayan. So sa length, mas malaki si Night Blaze. Sa haba, almost the same.
yung wheel niya. Mas malaki lang ng konti si X10. Yan. So, in terms of power and performance, mas upgraded na yung sa Night Rider Collection. So, this one is 50 watts. This one is also 50 watts. Pero si... ang advantage ni Night Blaze is yung white on white nga and yellow on yellow high and low beam niya. And then, compared naman dito sa Night Ranger, this one is 80 watts. So, ito yung pinakamalakas talaga. So, sa power, si X Pro, 45, 50. This is also 50 watts. And then, this is 80 watts. Sa features, ang pinakalamang din si Night Ranger. Yun nga dahil sa 7 light modes niya and yung spot and flood type nga niya na combination. This one, silang lahat, ang tawag sa kanila is ano lang, yung spotlight lang. Wala silang floodlight. Although yung beam nila, wide beam, technically hindi sila floodlights. Ang masasabi lang natin na merong flood and spot lights is si Night Ranger. Yan. So, sa in terms naman sa ano, sa lapad ng ilaw, si X Pro and si X10, si X10 and si Night Blaze Duo, almost the same yung lapad nila. Yung buga, mas malakas lang na konti si Night Blaze Duo. Ang pinaka-wide beam, si Night Ranger din. So, later on, makikita nyo yung floodlight niya, yun yung pinaka-wide beam. Pero hindi sila nagkakalayo ni X Pro in terms sa lapad ng beam. Yan. And then, ipakita lang din natin pagka kinompare siya sa Night Reaper and mini driving and yung size. So, sobrang layo na kung mapapansin nyo. Ayan, medyo malayo na talaga. Ayan. Pag dinikit siya. Ayan. Ayan sila. So now, titignan natin yung wall shot ng bawat isang ilaw ng Night Rider Collection. So, start tayo sa Night Blaze na single. Okay. So, si Night Blaze na single, ito yung 30 watts per unit. So, start tayo sa low ng Night Blaze na single. So, yung mapapansin nyo, at matingkad na talaga siya. 30 watts kasi yan. So, yung low niya is white, and then yung high niya is also white. So, automatic pagka pinasitive nyo yung red na wire, magkapatong na yung low and high beam niya. Hindi pwedeng mag-isa lang yung high beam. So, yun na yung automatic na high beam niya. So, low and then high. So, pag binaba naman yung cover, magiging yellow yung low beam. So, yan. And then, yung high beam niya, ayan. Yellow din. So, yung performance niya, pag i-compare mo yan sa normal na mini driving light, malayo na. So, yung lapad, yung power, and yung pagka-define ng color white and yung color yellow, malayo na sa normal na mini driving light. Then, compared naman sa X7 and X9, sa X9, mas malakas lang ng konti yung itong Night Blaze na single. Pero sa X7, medyo malayo na yung difference niya in terms of power. So next, titingnan naman natin yung wall shot ni Nighthawk. So, ito yung wide beam. So, ang low nito is yellow. Yan. Mapapansin nyo kasing haba niya yung beam ng X Pro Eagle. Pero mas mahina siya ng konti. Since this one is 30 watts and yung X Pro is 45 watts. Then yung high beam niya is wide. Yan. So, yan yung beam niya. Then, pwedeng sabay yung high and low beam niya. In terms of power, definitely mas malakas siya kay X7 and kay X9. Pero kasing lakas lang niya si Night Falcon. Yan. So, ito pwede rin yung passing. Yan. Ayan. So, next, titignan natin yung wall shot ng Night Falcon. So, yung low niya is yellow-green. And then yung lapad niya, hindi, mas mahaba siya ng konti sa Night Blaze na single. Then yung power, mas malakas din ng konti sa Night Blaze na single. Then yung high niya is white. Yan. Mapapansin niyo, sobrang tingkad na rin ng ilaw niya.
So if we will compare it dun sa mga laser gun, sa mga mini driving light and night reaper, medyo malayo na. Tapos bawal sa kanya yung sabay. So yan lang. So low and high lang na maghahiwalay. So yan. Next is yung wall shot ni Night Blaze Duo 50 watts. So same sa Night Blaze na single, low is white and high is white din. This one is 50 watts compared dun sa single na 30 watts. So imagine, this is 2 times the power kasi doble na rin yung bulb niya. Then yung coverage niya, kung mapapansin nyo, mas lumaki na din. Lumapad and humaba compared dun sa single. Then tignan naman natin yung yellow. So ibababa lang yung cover para maging yellow. So ito yung low beam pag yellow. So again, mas lumakas, and then yung high beam. So yung high beam is automatic magkapatong na yung low and high. So next, tignan natin yung wall shot ng pinakamalakas, yung Night Ranger. Start tayo sa floodlights niya, yung flood normal. So yan. So kung makikita nyo, hindi na siya sakop ng camera kasi sobrang haba. So yan yung floodlights na white. Yan yung mode number 1. Yan. Yan siya kahaba. Then next is yung yellow. This is mode number 2. Same, ganun din kahaba. And then, yung warm white. Yan. This is mode number 3. So, sabay nakailaw yung yellow and white, kaya result niya is warm white. Then, mode number 4 is yung spotlight only. Yan. So, yan yung spotlight na centered lang sa gitna yung beam. So, makakompare mo yung ilaw na yan sa mga laser gun. Pero this one is higher power. Kasi ang total power nito is 80 watts. Then, ang next mode yung naka-on na yung spotlight. So, ito yung yellow spotlight and then kasabay yung floodlight. So, yan yung yellow na flood with spotlight. Then, next yung white na nga. White na flood with spotlight. Yan. So, yan yung pure white. So, yung last na mode is yung warm light with spotlight. So, yan. Yan yung mode na lahat ng ilaw nakabukas na. Yung yellow flood, white na flood, and then yung spotlight. So comparing it sa other na ilaw sa X-Series and then yung mga iba pang ilaw na ibang brand, definitely ito na talaga yung pinakamalakas. So now let's take a look sa actual performance ng mga ilaw sa daan. So let's start with Night Blaze na single. So ito yung low beam niya, yung white. So makikita nyo matingkad talaga yung white. And then yan yung high na pwedeng passing. So yan yung high beam niya. Definitely, this is more powerful than yung normal na mini driving. Ngayon, baba naman natin yung yellow cover. So, yan yung itsura niya. So, yan yung low and then yung high. So, same lang. The difference is naging yellow nga. So, next is Night Blaze Duo, which is 50 watts. So, let's take a look sa actual performance niya. So, yan yung low niya. So, mapapansin nyo, compared dun sa single, definitely mas tumingkad yung beam niya. Mas lumaki yung beam coverage. So, yan. Same lang yung low and high niya is white. And then, pag binaba yung yellow cover, ito naman yung magiging itsura niya. So, si Night Blaze Duo, this is mostly, we recommend this light para dun sa mga nage-NLEX and yung mga nage-expressway talaga. Kasi, need talaga ng good visibility. So, next is Nighthawk. So, tignan natin yung performance niya. So, yan yung low beam niya, yellow. So kung mapapansin nyo, wide beam siya compared dun sa mga ibang nauna. And then yung high beam niya is wide. And then yung beam niya is very precise. Hindi siya sabog. Compact talaga yung buga niya. Although medyo makitid compared dun sa iba, binawi naman sa pagka-wide beam. So we also recommend this for city driving and pwede rin naman sa provincial roads. Next, let's look at the performance of Night Falcon. So, ito yung may yellow-green na beam. So, yan yung beam niya. So, kung papansin nyo yung power niya, malakas din.
So it's almost the same dun sa X Pro, and then same din siya dun sa Nighthawk. Then yung high niya is white. Then this one hindi pwedeng magsabay yung beam niya. So either low beam lang or high beam. We also recommend this sa yung gusto ng medyo malakas na power sa ilaw talaga. Then the last one is Night Ranger. So let's look at the actual performance. Oh yan. So this is mode number 1, yung white. So makikita nyo talagang yung lawak niya. Yung buong screen is lumiliwanag. Then ito yung yellow niya na flood. So same. So like yung nakita nyo kanina, sobrang lawak ng beam niya. And then ito yung pag pinag-combine yung dalawa is warm white yung lalabas na kulay. So floodlight pa lang yan. And then next dyan, ito, this is yung spotlight only. So mag-isa na spotlight yan, pero yung liwanag niya makikita nyo, yung buong daan and yung buong screen lumiliwanag talaga. So next is combination of flood yellow and then yung spotlight na white. So actually pwede nyo gawing passing yung spotlight while yung flood na na ilaw is naka-on. And then next, flood white with spotlight na white. So same, makikita nyo sobrang liwanag na yung buong kalsada hanggang dulo. And then this one, yung last mode, mode number 7, is yung warm white plus spotlight. Ayan, makikita nyo. So in-on off natin dito yung spotlight. So itong last mode, yung mode number 7, nakabukas na talaga lahat ng ilaw niya. So ito yung pinakamalakas na combination. The full 80 watts is in effect dito. So for Night Ranger, we recommend this for all-around use. So pwede siya sa city, pwede siya sa provincial roads, yung mga sobrang dilim na daan. And syempre dun sa mga nag-expressway for extra visibility. But syempre, let us always remember na these are powerful lights, and let's all be responsible. So pag meron tayong kasalubong, let's use slow beam. Or let's turn off the lights pagka sobrang lakas. And then, para hindi tayo nakakasilaw. And of course, to avoid accidents. Right now, what you are seeing is the drone shot of Night Ranger. This is in NLEX. So yung Night Ranger, siya yung nandyan sa service road. Makikita nyo, pag kinompare siya sa mga headlight ng mga sasakyan na nasa NLEX, mas malakas pa siya. And medyo malayo pag nakita mo yung tingkad ng puti ng Night Ranger. So dyan mo makikita talaga yung power niya. So that's it for the review of TDD Night Rider Collection. Sana nakatulong kami in choosing the right light for you. And of course, if you have more questions, you can message us in our page, TDD Philippines. And then you can also check out our website for the full information for each light at tddphilippines.com. So again, thank you very much guys for watching. And of course, always ride safe. Thank you.